break apart yung lupa. Mas nakakagalaw yung ugat. So yun na nga, habang ginagawa mo nga yan, Ma'am, she Tuesday, usapan nga tayo, usapang hindi lang doble kundi triple, kasi si Ma'am, she Tuesday pala, siya ay maituturing talaga nating young single Ma'am, she. Dalhin mo kami nung time na yun, Ma'am, she Tuesday, paano mo to hinarap at paano mo kinaya? Ano, 20 ako eh, nung nalaman kong buntis 20 ako. 20 years old. Pero tayo. Diba? Tapos graduating ako sa UP. Ang taas ng expectations ng family ko kasi kami ng cousin ko si Kalayaan. Wow, talaga yung pangalan niya, diba? Uncle, I love it! Kalayaan ang pangalan niya. Pride kami ng family namin. Tapos, ah, si Maricel buntis. So, di na pagkwentuhan kami ng buong pamilya. Yun una, you have to face yung humiliation na ganun kasi in the 90s, it was hindi pa ganun ka-accepted pagiging single mom. Yes. Pagiging young mom. Tapos syempre, dahil nga may expectations yung family. Mahirap. I had to deal with that. Yung social stigma, yung traditional na thinking ng matatanda. Pero at the same time, it made me stronger. Correct. Okay. Tama. At syempre noon, Mare, na wala ka rin ng time para sa sarili mo. Pero binitawan mo yung mga bisyo mo, di ba? Totoo. Pagbata ka, lalo na UP, saya sa UP. Mahilig kami mag-aral, pero marunong di kami mag-enjoy. So, laging may org parties, may... Wala na yun. Kailangan mo talagang mag-focus na. I was doing my thesis, lumalaki yung chan ko. So, nag-aaral ako yung libro ko nakapatong doon sa chan ko. Buti ba ka hindi ka nag-isip ng... Kasi mga kabataan noon na baka strict ba noon talaga. Uh-oh. Hindi ka nag-isip na let go muna na ang bata. Uh-huh. Mabuti naging strong ka. Correct. Na harapin na. Sa gitna ng pag-aaral mo pati. Yun lang nga. Kasi so, naisip ko, parang... nadidinig ko din sa mga nag-guest sa inyo dito, lahat ng mga tao na duman sa mahirap. Sila ngayon yung mga survivors, sila ngayon yung mga malalakas talaga kasi pinanday ng panahon at pagkakataon. Sabi ko, ba't bibigay sa akin tong bata kung iwawalain ko lang, di ba? Merong sinasabi siya sa akin. And it taught me discipline, it taught me how to save, it taught me how to think of the future, it taught me to be selfless. Tama. Kasi syempre, kaysa ibili ko ng mga mararangyang bagay na pang sarili lang, ay bibili ko na lang ng laruan ng bata or books, di ba? Or itatabi ko na lang pandagdag sa pambili ng gatas. Ganun kahirap dati. As in, pati pambili ng gatas, susubi-subi mo yung mga barya. Correct. Para may pambili ka na ano. Kasi nagko-comedy bar na rin ako noon. Yun na nga. Di ba? So, paano mo yung napagsabay-sabay kung nag-aaral ka, tapos nagko-comedy bar ka, tapos murang edad pa, paano? Mm-hmm. Bali, okay na nung graduating kasi medyo maluwag yung sked. So, aral ako ng tanghali hanggang 4 p.m. Okay. Tapos tulog ako ng konti. Pag gising ko ng bandang dinner time, makeup na yon, tapos pasok ko na sa comedy bar. Tapos, ang tumulong sa akin, auntie ko, tapos mga pinsan ko din. Siyempre, it takes a village. Kasi iwanan mo anak mo eh. Iwanan mo. Tapos, ano ka, trabaho ka hanggang 4 ng umaga. Kasi, siyempre, ang comedy bar noon, di ba? Ganun ang oras natin. Oo. Ayan na siya.